ito, ipag-usapan naman natin itong isa pang batas na gustong ipasa ng ating isang kongresista. Ito, maganda rin itong batas na ito, sana. Kasi, alam mo, isa ito sa mga nakikita ko na, ewan ko ba kung lumalala, pero basta, panoorin nyo ito, ah. Isinusulong ng isang mambabatas na mabigyan ng buha ng ayuda ang mga informal settler. Pero dapat umalis sila sa illegal na ilang dinitirhan at gamitin pang renta sa bahay ang ibibigay sa kanilang ayuda. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Dalawang taon nang naninirahan sa tabi ng riles ang pamilya ni Nanay Pasita. Ang kanilang inuukupa matatagpuan sa ilalim ng tulay sa Santa Mesa, Maynila. Isa lamang ang pamilya ni Nanay Pasita sa mga makikinabang sakaling maisabatas ang Rental Housing Subsidy Act. Sa ilalim ng panukalang batas, makatatanggap ng 3,500 pesos kada buwan ang mga informal settler para ipambayad sa upa. Dalawang bagay na po sa akin yun, yung tulong yung yun. Dahil po makakabawas sa gastusin. Gusto ko na rin makalit dito sa nilong dahil pag nagkakaulian, tatakbo ko, sumasakit ang dibdib ko, inaatake ko. Sa uling tala ng Philippine Statistics Authority noong 2018, may higit 4 na milyong informal settlers sa Pilipinas. Ayon sa mayakda ng Rental Housing Subsidy Act na si Agri-Partilist Representative Wilbert Lee, target na matulungan ng panukala ang mga biktima ng kalamidad, mga nakatira sa danger zones, mga nadedelay sa paglipat dahil sa malayong probinsya ni relocate at mga nakatira sa riles. At para maging eligible sa ayuda, isa man lang dapat sa mga nangungupahan ang may trabaho. Dapat din katumbas lang ng minimum wage ang pinagsama-samang kita ng mga nakatira sa iisang bahay. At syempre, dapat nilang bakantihin ang illegal na tinitirahan at lumipat sa mas ligtas at disenteng matutuluyan. Ang sinasabi natin dito, umalis na kayo dyan, umupa muna kayo habang wala pa yung lilipatan. So, meantime na hinaantay ninyo yung lilipatan, ito yung tulong ng gobyerno. Sakaling maging ganap na batas, manggagaling sa Department of Human Settlements and Urban Development ang pondo. 5 taon daw magtatagal ang pamamahagi ng rental subsidy at kada 2 taon ng review para masigurong qualified pa rin ang mga benepisyaryo. At para maiwasan daw na magamit kung saan saan ang ibibigay na ayuda, mapupunta ito direkta doon sa mga magpapaupa. Hindi natin ibibigay ito doon sa mga informal settlers. Ah, maganda. Maganda, maganda yung batas, ha. Kasi hindi ano eh. Kasi medyo alam mo sa ano eh, yung pangit na ho yung ano, yung lahat na lang ayuda. Maganda, dediretso mo nang ibibigay doon sa rerentahan nila. So, hindi mo lang basta binigyan. Tinulungan mo yung tao. Tinulungan mo yung tao magkaroon ng sarili niyang bahay o hindi man kahit hindi bahay tawag kwarto o ganun, di ba, room. Kasi pag binigay mo lang yan, naku po, patay tayo dyan, kukuha ng supot yung iba dyan. Anong gagawin? Alam nyo na pag kumuha ng supot yun, di ba, sa usan sana naman gagawin yan. Kasi minsan alam mo ito, ha, sabi ko nga eh, isa sa problema sa Pilipinas ngayon, ito yung pansinin nyo, dumadami yung ano, ang street kids, yung nasa ano, yung namamalimos, dumadami. Minsan, nakakaawa naman din talaga, di ba? Nakakaawa yung sitwasyon nila, gusto mong tulungan. Kaya lang, nakaka-disappoint din kasi marami sa kanila, pagka tinulungan mo, makikita mo yung iba naka-plastic eh. Alam mo yung naka-plastic? Yung gumaganon-ganon na supot. Minsan nakakaano eh, na baka gamitin lang yung pera doon, di ba? Na hindi ka pa nakatulong. Sana magkaroon ng ano eh. Kaya tama yung ginawa nito, yung plano nitong kongresista na ito, ha. And I hope may mapasa eh, kung hindi may pasa. Kasi at least dito, hindi mo ibibigay yung cash. O hanap ka ng bahay na titiran mo, tapos doon ibibigay, di ba? Eh, yun ang maganda. Sana magkaroon din ng ano, ng iba pang batas na talaga makakatulong sa mga ano, kasi itong mga street dwellers na ito, sila naman din kasi yung nasa kalsada eh, 'di ba? So kung maalis natin sila sa kalsada, mabigyan sila ng ibang paraan ng negosyo ba o pangkabuhayan, maganda. Tapos yung talagang ayaw magtrabaho, ikulong.
totoo naman, eh. Meron din kasi talagang mga ayaw magtrabaho. Meron, ha? Yung pinipilit mo ng bigyan ng trabaho, binibigyan mo ng pangkabuhayan, eh talagang sadyang nalulung na sa katamaran. May mga ganun na mga nalululong sa katamaran. Yung mas gusto nila matulog na lang at mamalimos. Hindi ako nagbibiro. May mga ganyan. Na parang mas trip nila yung mamalimos. At walang sasabihin nila, eh bakit? Trabaho namin to, mamalimos ah. May mga ganun kasi. So, kung hindi naman na-addict sa katamaran, na-addict naman sa mga hinihit-hit, di ba? Ako, sana ma-define ng gobyerno, ng DSWD, kung sino yung talagang humihingi ng tulong para umasenso buhay at yung humihingi ng tulong dahil sa katamaran lang. Pero parang ang hirap nun. Ano? Sino dito yung tamad? Sino dito yung gusto ng tulong? Kaya maganda yung ginawa ni Yorme. Tama kayo dyan. Maganda yung ginawa ni Yorme na condominium. Kaya, di ba, ito ha, dati hindi ko naintindihan yan. Hindi ko naintindihan bakit kailangan pagbayarin yung mga nag-ookupa ng condominium, di ba? Kasi parang ano natin yan eh. Kinwestiyon ko yan eh. Tapos nung pinaliwanag sa akin, may punto eh. Alam nyo kung bakit? Kasi kabisado ni Yorme yung mamalimos. Kabisado ni Yorme yung mga may hirap kasi galing siya doon. Alam niya na meron din sigurong mga tamad talaga na ayaw magtrabaho, gusto lang yung makinabang sa gobyerno. So, hindi niya pahihintulutan yun na mabigyan. So, yung sino yung talagang magtatrabaho, sila ang dapat makatanggap ng tulong. Yun eh. Kaya maganda yung mga katulad ni Yorme. Ang mga, hindi ko naman sinabi si Yorme lang ang sagot sa ano natin, ha? Wala ko sinasabing ganyan. Kasi halimbawa, hindi naman si Yorme ito, ha? Bakit naisip nung mama? Sana magkaroon tayo ng mga Yorme na nasa gobyerno. Yung alam yung kalagayan ng ating mga kababayan. Diba? Performance will start momentarily.